magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Isayin po yung Bible po ninyo dito po sa Matthew chapter 9 verse 20 hanggang 22 po. Regarding po ito sa babaeng 12 taon nang dinudugo at pinipilit po niyang lumapit kay Jesus. Sa gitna ng napakaraming tao, ang sabi niya, kung mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus, sabi niya, gagaling ako. So tingnan niyo po ano, yung babae po ay, kung titignan natin yung condition niya, 12 taon na siyang dinudugo, meaning to say, nanghihina siya physically. Pangalawa, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapagamot sa kanya, but then hindi po siya gumagaling. So possible na dumaraan po siya sa kahirapan. And then, ang isa pa po rito, pangatlo ay sa kautusan po ni Moises, siya po ay itinuring na marumi. So, hindi siya pwedeng makisalamuha sa mga tao. Dahil lang sa kautusan ni Moises, siya po ay bawal na makisalamuha. Pero, pinilit pa rin niyang pumunta doon sa kay Jesus. Ngayon, kung titignan po natin yung sitwasyon niya, sa kabila ng may desire siya, mataas yung desire niya na lumapit sa Panginoon. Pero yung kondisyon niya, unang-una, nanghihina siya. So kung pupunta siya dun sa mga maraming tao, so mag-exert siya ng impulse. So possible, may consequence siya na pwedeng mangyari sa kanya sa paglapit niya sa Panginoon sa maraming mga tao. Unang-unang consequence, dahil sa nanghihina siya, pwede po siyang mag-collapse. Dahil nanghihina siya physically. Pangalawa, dahil sa bawal po, sa kautusan ni Moises, bawal po siyang makimingil. Siya po ay pwedeng arestuhin or pwede po siyang, actually ang parusa doon ay pwede po siyang patuhin hanggang sa mamatay. Yan po ang consequence na paglapit niya. Pero alam niyo po, hindi po siya nagpapigil doon sa consequence na yun o sa kondisyon na yun. Bagkos ang sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Yung laylayan ng damit ni Jesus, actually yun po ay yun po yung prayer shawl o yun yung talit na doon po sa pagkabilang dulo, mayroon pong napuhol-puhol po yun na nagre-represent po ng salita ng Diyos o ang kautusan ng Diyos. So meaning to say, itong babae ito ay mayroon po siyang alam sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, mahawakan ko lamang yung salita ng Diyos. Mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. Yung nagre-represent na salita ng Diyos. Ang sabi niya, gagaling ako. Actually, ang sabi niya rin po sa King James, I shall be whole. I shall be whole. Gagaling ako, I shall be whole. Ang ibig sabihin ng whole, kasi dumaan siya sa kahirapan, kasi possible po na naubos na yung kayamanan nila. Pangalawa, dumaraan po siya sa sakit. At actually, hindi niya magawa yung gusto niyang gawin dahil sa naka-quarantine siya na tulad po ng nangyayari sa atin. Actually, naka-quarantine siya. At pangalawa, pwede siyang arrestuhin. So meaning to say, dumadaan po siya sa matinding frustration. At alam niyo po, ang sabi niya, I shall be home. Gagaling ako, I shall be home. Ibig sabihin, hindi lang yung kagalingan niya ang pwedeng ma-meet ng Diyos. Hindi lang po yung physical na condition niya. Hindi lang po yung financial na pangailangan niya. Hindi lang yung frustration yung gagaling sa kanya, kundi yung buong pagkatao niya. Physically, emotionally, financially, at isa pa po doon ay spiritually, sabi niya, gagaling ako. At alam niyo po, nung na-touch niya, nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, yung nagre-represent na salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa babae, lumingon si Jesus, sabi niya, anak, daughter, sabi niya rito, sabi niya, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Umayo ka, sabi niya, ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. So, dalawang bagay po ang makikita natin dito sa na karakter ng babae ito. Sa kabila ng kondisyon niya, sa kabila po ng nangyari sa kanya, sa kabila ng pinagdadaanan niya, actually, financially, physically, emotionally,
At pangalawa, ang isa pa rito ay hindi siya pwedeng makihalubilo sa tao. Dumadaan ito sa matinding kalungkutan. Pero, isa pa, bawal na makimingle. Pwede siya, alam niya na pwede siyang patayin o batuhin hanggang sa mamatay. O pwede rin po siyang mag-collapse sa kalagitnaan ng tao. Pero hindi po siya nagpahadlang doon. Pagkos, pinilit niya, pinirsa niya yung sarili niya na hawakan yung salita ng Panginoon sa paglapit niya sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng yung pananagpalataya. So dalawang bagay po ang makikita natin na karakter ng babae ito. One, mayroon po siyang malakas o strong determination na lumapit sa Panginoon na hawak-hawak niya yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos. Mayroon po siyang mataas na determinasyon na habang lumalapit po siya sa Panginoon, pinanghahawakan niya yung salita ng Diyos. Sa atin po, tayo po, ano man ang kondisyon natin, ano man ang pinagdadaanan po natin, meron tayong dapat mataas o malakas na determinasyon na habang lumalapit po tayo sa Panginoon, pinanghahawakan mo yung pangako, yung salita niya. Na Lord, pangako mo sa mga dahil sa mga salita, ako'y magaling na. Sinasabi mo sa Psalms chapter 23 verse 1, ikaw ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Alam mo na i-meet ng Panginoon yung pangangailangan mo dahil hawak-hawak mo yung pangako mo sa paglapit mo sa Kanya. Pangalawa po na ugali ng babaan ito, mayroon po siyang mataas na expectation na ma-meet lahat yung pangangailangan niya. Kasi sabi niya, mahuwagan ko lamang yung laylayan ng damit ni Jesus. I shall be whole. Meaning to say, mataas yung expectation po niya na lahat ng pangailangan niya, hindi lang physical. Alam niya, lahat ng pangailangan niya, alam niya, kayang imit ng Panginoon. So tayo po, habang malapit tayo sa Panginoon, dapat mataas po ang expectation natin na kayang provide lahat ng pangailangan natin, especially sa condition na ito. Amen. So tingnan niyo po ano, kung ganun po ang karakter nating mga Kristiyano, tulad ng babae ito, sabi ni Jesus, be of good comfort. Pagkakaroon ka ng comfort, pagkakaroon ka po ng peace of mind, pagkakaroon ka ng kapayapaan, and then sabi ni Jesus, thy faith hath made thee made whole. Hindi lang yung pangailangan natin spiritual, kundi maging physical, emotional, at financial na buhay. Lahat ito ay na-imit ng Panginoon dahil sa paglapit niya sa Panginoon. Dito po sa Pilipos chapter 4 po, nakalagay rito, ipaalam mo sa Panginoon yung kondisyon mo. Ipaalam mo, be known unto God. Ipaalam mo yung sitwasyon mo sa Panginoon. Lahat ng bagay na pinagdadaanan mo, kalungkutan man, kahirapan o sakit o whatever man, ang sabi ng Pilipos, have made known unto God. Ipaalam mo ito sa Panginoon, sa paano paraan, sa magitan ng panalangin mo. At yung expectation natin, sabi niya doon, manalangin kayo na may pasasalamat. In everything, give thanks. Have made known unto God. Ipaalam mo ito sa Panginoon, lahat ng kondisyon mo. So meaning to say, hindi lang yung tagumpay mo, especially, of course, yung mga problema ang pinagdadaanan natin sa buhay. Financially, physically, emotionally, spiritually, had made known unto God. Gawin mo ito, sabi niya, gawin mo ito sa magitan ng panalangin na may pasasalamat. Ibig sabihin ng pasasalamat, you have the high expectation. May mataas kang expectation na yung mga inilapit mo sa kanya ay inibit niya ito. Ang lahat ng iyon ay sasagutin niya. So, ano man yung condition po natin, maganda po na i-remind po natin yung mga sarili natin, especially po sa mga pangako ng Diyos. Ilagay natin, punta tayo dun sa character na magkaroon tayo ng malakas, mataas o strong determination na lumapit sa Panginoon, na hawak-hawak natin yung mga pangako niya. Alam natin, Panginoon, alam ko, ako ay anak mo, hindi mo ako pababayaan. And then, magkaroon tayo ng mataas na expectation na lahat ng nilalapit natin sa Kanya, sa Panginoon, ay mabimit niya. Hindi lang po physical,
tulad ng babae, hindi lang po financial, hindi lang po emotional, kundi maging sa spiritual na buhay natin. Sabi ni Jesus sa babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Had met thee good. Thy faith had met thee good. Sa amin po. So, God bless po. I pray na na-encourage po tayo sa Bible study po natin ngayon. Stay safe po. Sumunod po tayo pa rin sa pinapatupad na batas sa mga ating bansa. So, maraming salamat po. God bless po. God bless po.